Si Inga at Alex ay nagkakilala 14 na taon na rin ang nakakaraan noong mga panahong nagsisimula pa lamang sila sa kani-kanilang careers. Nagkita sila sa isang kasiyahan noon na sa pangungunan ng parehas nilang mga kaibigan kung saan parehas nilang nadama ang espiritu ng pagkabata ng bawat isa. Si Alex na isang matangkad at makisig na lalaking pumukaw sa atensyon ni Inga dahil na rin sa mataas nitong kumpiyansa at determinasyon. Si Inga naman na isang maganda at masiyahing babae ay nagawa ding mapanalunan ang puso ni Alex. Dahil sa angking mabuting kanyang puso, si Alex ay nagtatrabaho bilang isang furniture assembler sa isang malaking kumpanya. Mabilis na inangat ang kanyang sarili bilang responsable at maasahang empleyado. Si Inga ay isa namang nurse sa isang local na klinika. Maghapong nagiging dedikado para makatulong sa mga taong may karamdaman. Ang relasyon ni Inga at Alex ay mabilis na nabuo kung saan palagi na silang noon nagkakasama sa bawat pagkakataon. Nagagawa nilang mamasyal sa parke, pag-usapan ang kani-kanilang pangarap at plano sa hinaharap. Hindi rin nagtagal ay nagawa na ni Alex ang mag-propose at ayain si Ingang magpakasal. Matagal ng pangarap ni Alex at Inga ay magkaroon ng anak at magandang tahanan kung sa bubuuhin nila ang kanilang masaya at masaganang pamilya. Ilang taon nang makalipas, ang kanilang pangarap na magkaanak ay hindi pa rin ganap na natutupad. Sa kabila ng madaming paraan na nilang ginawa, ay wala silang napala kada buwan, kung hindi pagkadismaya lamang. Gayunpaman, ang pagmamahal ni Alex at suporta ay nakatulong kay Inga na maging malakas at patuloy na maniwala sa himala. Isang gabi noon sa panahon ng taglagas, si Alex at Inga ay naupo lamang sa mesa ng kanilang kusina na nagawa nilang pag-usapang muli ang kanilang problema. Bakit kaya hindi na lang tayo mag-ampon? Medyo matagal na rin pinag-isipan ang bagay na yon. Alam mo, kaya kong gawin ang lahat para mapasaya lang ang aking pamilya. Siguro pwede tayong mag-ampon na lang ng bata sa isang orphanage. Napagmasdan naman ni Inga ang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi ko alam, Alex. Wala akong pinangarap kundi magkaroon at magpalaki na sarili kong anak. Yung bata na galing sa akin, mahihinang tugon ni Inga. Naiintindihan ko naman yun, mahal, pero ang batang yun ay magiging atin din naman. Paglalaanan din natin siya ng pagmamahal, ng tahanan, at ng pamilya. Diba, yun naman ang pinaka-importante sa lahat? Sambit ni Alex na marahan na ring napaluha. Papaano naman kapag nagka-problema, sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? Malakas tayo at matatag na magkasama. Kakayanin natin tumahal, magtiwala ka. Pagsisigurado ni Alex. Pagkatapos noon ay napuno na naman ng katahimikan ang kanilang kusina. Ang bawat minutong lumilipas noon ay parang kailanman. Si Inga ay nawawala na sa kanyang pag-iisip. Siya ay napapangunahan ng kanyang pagkanais na magkaanak. Kasabay din ng takot at ang pagkadisigurado ng kanyang hinaharap. Alam mo, may ibang paraan naman na pwede pang subukan. Ang assisted reproductive technologies ay hindi na inaasahang nabanggit na rin ni Inga. Tignan natin ang lahat ng paraan at huwag tayong magbigay tuon sa isa lang. Sa sumunod na araw, si Alex at Inga ay nagawang bumisita sa klinika. Ang tagsibol ay nangingibabaw na sa syudad. Si Inga ay naghahanda na para sa panibagong eksaminasyon. Ang kanyang puso ay nagtitibok na ng labis. Sa bawat paghakbang ay mas lalo lamang siyang nasasabik. Nakakailang beses na rin nagpapabalik-balik ang mag-asawa sa klinika para magpakonsulta sa doktor kung saan nagdadaan si Inga sa ilang method at procedures. Ngunit wala pa rin silang napapala na magandang resulta. Pero ang pagbisita nila ng araw na yon ay naging iba naman sa mga nauna. Si Inga ay nakaupo lamang noon at naghahanda na sa mahabang procedure na kanya nang nakasanayan. Kamusta naman ang pakaramdam mo ngayon, Inga? Pagtatanong ng doktor habang inihahandang eksaminasyon na kanyang gagawin. Okay naman po ako, Doc. Medyo pagod lang. Matapos ang ilang standard examination procedure, natahimik na lang biglang doktor habang nakatingin sa monitor screen. Ang puso naman ni Inga na mga sandaling iyon ay tumibok ng malakas na waring tatalon ito sa kanyang puso.
Mukhang may bago na akong ibabalita sa iyo, Mrs. Si Inga naman ay natensyon ng labis. Nasosorpresa ng sobra't bahagyaring natatakot. May problema na naman po ba, Doc? Ang doktor naman ay napangiti ng bigla. Congratulations! Buntis ka! 9 ka na nagbubuntis! Ang pag-ikot ng mundo ni Inga ay waring napahinto. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nadinig. Masyado niyang binaliwala ang bawat pahiwatig nang dahil sa kakulangan ng pag-asa nilang mag-asawa. Ngayon, sa awa ng Diyos, ay natupad na rin ang matagal na niyang hinihiling. Buntis po talaga ako? Tanong ni Inga habang napapangiti na sobra. Oo, Inga. Maniwala ka sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ay sadyang himala. Pagkukumpirmang tugon naman ang doktor sa kanya. Sobrang natigilan si Inga at hindi na makatayo sa kanyang kinauupuan. May luha nang humapag sa kanyang pisngi pero luha na ito nang walang katumbas na kasiyahan. Inimahin na niya kaagad ang magiging reaksyon ni Alex sa oras na sabihin niya ang magandang balita. Kung paano nagtatalon ito sa tuwa at malamang nayayakapin siya ng mahigpit. Walang masabi si Inga sa kanyang doktor kung hindi pa sasalamat. Sadyang hindi pa rin makapaniwala. Ang daan ni Inga papauwi ay parang wala ng katapusan, pero ganap din siyang nakauwi ng kanyang apartment. Si Alex ay nabungaran na niya noon na gaya ng normal ay nakaupo lamang sa sala at nagbabasa ng libro. Pagkadating ay siniwalat kagad ni Inga ang himalang nangyari. Magiging magulang na tayo. Buntis ako, Alex! Buntis ako! Si Alex ay biglang napatayo. Bigla siyang nanakbo para akapin ng mahigpit ang kanyang asawa, gaya ng inaasahan. Sabay binuhat ito at pinaghahalikan ng labis. Sa wakas, Inga, asawa ko, magkakaanak na tayo. Mabubuo na yung pamilyang matagal na natin pinapangarap na makamit. Nang gabing iyon, matapos malaman ng napakagandang balita, ay wala nang napag-usapan ng dalawa kung hindi ang mga plano para sa kanilang hinaharap. Gayon din ang pag-asa na waring nalalapit na at madali na nilang makakamit. Ang kanyang takot at pag-alala ay tuluyan ng naglaho nang dahil sa panibagong yugto na darating sa kanilang buhay. Ang pagkapanganak ng kanilang anak ang mas lalo pang nagpatibay sa kanilang pagsasama at pagmamahalan at pinangalanan nga nila itong Thomas. Pagkakataon na nila ito para maranasan ang buhay ng isang masaya at masaganang pamilya. Ang bawat araw nila bilang pamilya, sa iisang tahanan ay napuno lamang na pagtawa at pag-iyak ng kanilang anak. Ang mga unang maugang paghakbang ng kanilang anak at nagpapabula ng bunganga ay sadyang nagpapasaya sa kanila sa mga unang buwan ng kanilang pagsasamahan. Pero syempre, ang realidad ng buhay ay hindi palaging masaya at mapayapa, gaya ng iniisip ng marami. Ang unang nakakapangambang senyales ay nagsimula nang si Thomas ay 3 gulang. Mabilis na napapagod ang bata, tinatamad at tila walang enerhiya. Lagi na rin itong umiiyak ng walang dahilan. Sa una inakala ng mag-asawa na baka dahil ito sa pakikipag-interact ng kanilang anak sa mga bata ng daycare. Kaya't hindi na nila ito pinapapasok pa. Pero wala naman ding nabago sa sitwasyon. Si Thomas ay patuloy pa rin naging mahina at sakitin. Kaya naman, labis na nag-alala ang kanyang magulang. Isang umaga noon ng taglagas, si Thomas ay bigla na lamang namutlat na wala ng malay. Si Inga ay kaagad na nakbo, papalapit sa kanyang anak. Natatakot ng sobra at halos mataranta sa labis na kaba. Alex! Pasigaw na pagtawag ni Inga sa kanyang asawa. Si Alex ay nagulantang nang makita ang walang malay niyang anak at kagad na tumawag ng ambulansya. Mabilis din namang nagsipagdatingan ang medical team. Pero ang bawat segundo ng paghihintay ay waring naging habang buhay na. Matapos eksaminin ng bata ay wala naman silang nakita na anumang physical na tama sa kanyang katawan. May bahagyang pasa ang bata na dulot lamang ng pagkakabagsak nito at wala naman itong nakaapekto na seryoso. Gayunpaman, si Thomas ay nanatili pa ring wala sa kamalayan. Kaya napagdesisyonan ng medics na madala na lamang ang bata agad-agad sa ospital. Agad nang isinakay sa stretcher si Thomas para maipasok na ng ambulansya. Si Inga at Alex naman ay sumakay na rin para eskortan ang kanilang anak papunta ng ospital.
Magkahawak kamay ang mag-asawa noon at hindi makapagsalita. Pagkarating sa ospital ay wala na silang magagawa pa kung hindi ang maghintay na lamang sa kung anuman ang pupwedeng mangyari. Ang ilang oras na nakalipas ay wari mong habang buhay na para kina Inga at Alex. Maya-maya pa ay inilabas na rin sila ng doktor sa may koridor. Ang tingin nito sa kanila ay seryoso at direkta. Nagsimula na siyang magpaliwanag. Nagsagawa kami ng ilang test at eksaminasyon. Sa bawat salitang binibigkas ng doktor ay mas lalo lamang nangingibabaw ang pagkatakot ng dalawa. Si Thomas ay na-diagnose ni isang bibihirang sakit na kondisyon sa utak, isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng madali ang treatment. Ang problema natin ay hindi kakayanin ng ospital ang treatment at pangangalagang kinakailangan ng bata. Nanghina ng labis ang dalawa sa kanyang nadinig at nanghina ang buo nilang katawan. Pero Doc, may magagawa pa po ba tayo? Anong magagawa namin para matulungan ang aming anak? May pag-aalalang tanong ni Alex. Bata pa ang inyong anak, may panahon pa kayo, pero ang treatment na kinakailangan ay nagkakahalaga ng malaki. Kailangan nyo rin siyang ilipat ng ibang klinika na nag-aalok ng ilang treatment courses na ang unay kailangang magsimula ngayon o pwedeng bukas. Pagpapatuloy ng doktor, uulitin ko ha, mahal ang gagastusin. Bukod doon ay kailangan nyo rin masigurado sa magiging doktor nyo na kayo'y handa sa financial hanggang sa pagtatapos ng lahat. Ang buhay ng kanilang anak ay nakadepende na sa kanilang mag-asawa. Halos hindi na makatayo ang dalawa sa kanilang kinalalagyan, labis na nangihina ang kanilang mga tuhod dahil sa labis na takot. Ang pamilya nila hindi ganun kayaman. Sinabi ng doktor na ang kakayanin lang nilang bayaran sa ngayon ay unang kurso ng treatment para sa kanilang anak at kailangan na nilang muling mag-ipon ng pera para sa mga susunod na treatment. Walang magawa ang dalawa kung hindi ang magkatinginan. Ang panlulumoy makikita mo sa kanilang mga mata. Sadyang determinado silang gawin ang lahat, mailigtas lamang ang buhay ng kanilang anak. Huwag kang mag-alala, mahal. Magkakaroon tayo ng pera. Gagawin ko lahat sa abot ng aking makakaya. Sambit ni Alex sa kanyang asawa, sabay yakap dito ng mahigpit. Agad pinasunod ng doktor ang mag-asawa pupunta sa kanyang opisina, kung saan pinaupo niya na muna ito at pinainom ng tubig. Naiintindihan ko kung gaano to kahirap sa inyo. Gusto ko lang magbigay ng ibang paraan. Naisip niyo na bang magsagawa na magkakaroon na lang muli ng anak? Ang salita na yun ay parang maso na tumama si dibdib ni Inga. Ang puso ni Inga ay binalot ng pag-aalinlangan, hindi makapaniwala sa sinasabi ng doktor. Konsidera na lumalaban ang kanyang anak para mabuhay. Sa kanyang kaloob-looban ay nakadama siya ng matinding sakit at galit. Lalo't wala namang ibang nakakaalam sa bigat ng kanilang pinagdaanan, kung hindi silang dalawa lamang na mag-asawa. Naging mahirap sa kanilang magkaroon ng anak noon, kaya't si Thomas ang tinuturing na nilang sentro ng kanilang buhay. Nakahanda si na Alex at Inga na labanan na lahat hanggang sa katapusan para lamang sa nag-iisa nilang anak. Naiintindihan kong nagiging reaction mo, Mrs. Gusto ko lang namang mabigyan kayo ng iba pang paraan na pwedeng pagpilian. Kung minsan ang pamilya naghahangad na magkaanak ulit para magkaroon ng potensyal na donor para sa kanilang kapatid pagdating sa mga alanganing sitwasyon. Gaya na nangyayari kay Thomas. Alam kong mahirap para sa inyo ang magdesisyon. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo yun ngayon. Basta pag-isipan nyo mabuti. Sila ay lumabas na ng opisina ng doktor. Nanginginig pa rin ang dahil sa kanilang nalaman. Nagawa ni Alex na magpakatibay at hindi siya nagkulang bilang asawa sa pagpapagaan ng loob kay Inga. Nangangako ako, gagawa ko ng paraan para mailigtas ang ating anak. Pangako yan, pagsisigurado ni Alex sa kanyang asawa sa kabila ng kanyang takot na nararamdaman. Pareha silang nakahandang gawin ang lahat para kay Thomas. Pero alam nilang hindi ito magiging ganun kadali. Pagbalik ng bahay ay naging mabigat na ang gabi. Si Inga na hindi na rin natigilan ang kanyang pag-iyak. Si Inga ay nakatulog na lamang ng lumuluha, habang si Alex ay wala nang ibang magawa kundi hawakan ng kanyang kamay. Nagsimula na rin ang dalawa na mag-isip ng paraan para maisalba ang buhay ng kanilang anak
Si Inga at Alex ay hindi pa rin makatulog hanggang sang solusyon ay dumating ng hindi inaasahan. Napabuntong hininga si Alex at kagad na nagbigay ng suhestyon. Bakit hindi na lang tayo manghiram ng pera sa mga kamag-anak natin at mga kaibigan? Malaki ang maitutulong nila. Alam ko pagdating sa buhay ng ating anak ay hindi nila tayo matatanggihan. Papaano naman natin sila mababayaran pabalik? Pwede naman nating ibenta ang ating sasakyan o itong apartment sa oras na humantong tayo sa ganong sitwasyon. Maliwanag na pahayag ni Alex. Istriktong pinipili ang bawat salitang kanyang sasabihin. Isang mabigat na desisyon niyang nais mo. Ang apartment natin na ito ay naging lugar ng ating pagmamahalan. Nakatanim dito ang masasayang alaala natin bilang pamilya. Sabihin na natin na naaayon ako sa nais mo. Saan naman tayo titira niyan kung sakali? Tanong naman ni Inga, bilang tugon sa plano ng kanyang asawa. Maghahanap tayo ng maliit na bahay, yung mura. Ang importante naman ay magkakasama tayo. Maibibenta natin na malaki itong apartment. Matatapalan nito ang lahat ng ating pagkakautang. At may matitira pa para sa susunod na treatment ni Thomas. Plano ng dalawa na magsimula na lamang muli sa oras na gumaling ng kanilang anak. Si Inga ay pilit namang kinukumbinsi ang kanilang sarili na ang kanilang pinipiling desisyon ay tama. Napagtanto ng dalawa ng kalusugan ni Thomas ay hindi lamang nagkakahalaga ng pera, kundi maging ng isang sakripisyo. Si Inga at Alex ay nagmamakaawang lumapit sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak para manghiram ng pera. Nagawa naman din nilang makaipon para mabayaran ang kasunod na treatment ng kanilang anak. Nagawa na rin ni Inga at Alex na mailipat ng ibang klinika ang kanilang anak, kung sa nagawang suriin kaagad ang kondisyon ni Thomas at gawan ito ng test na kinakailangan. Ang inyong anak ay may malaking tsansa na gumaling, sambit ng doktor kina Inga at Alex sa may koridor na kanilang pinaghihintayan. Ang mga kinakailangang medikasyon na nagawa ng orderin ay kailangan na nating simulan ang unang course na treatment. Nagsimula na rin ang operasyon at ang ito'y naging matagumpay. Ang kalagayan ni Thomas ay marahan ang nagiging maayos. Nang mapasok na nilang kwarto ng kanilang anak ay labi siyang naging masaya. Ang kanilang mundo ay binubuo na lamang ng pananampalataya para sa kinabukasan ng kanilang anak at ito'y magbalik sa dating kalakasan at sigla. Ang pagbebenta ng apartment ay mabigat para sa dalawa, pero kinakailangan ito para sa unang hakbang. Ang nakuha nilang pera ay sumobra naman sa perang kinailangan ni Thomas para sa treatment. Ang pangyayaring ito ay nagbigay marka na rin sa panibagong yugto ng buhay para sa buo nilang pamilya. Nakakita naman ang mag-asawa ng maliit na bahay sa bandang labas ng syudad na malayo man sa dating apartment na kanilang tinitirhan ay mas tahimik namang maituturing. Halos walang ingay ng sasakyan at walang gaanong kapitbahay. Sa kabila nito ay medyo may sira naman ang bahay na kanilang nalipatan. At dahil wala silang pera para maisaayos ito kaagad, ay talagang nagsimula sila mula sa wala. Tsinaga na lang nilang mag-asawa na ayusin at kumpunihin ang lahat ng paunti-unti. Ang unang linggo sa bago nilang tahanan ay naging abala. Si Alex ay nagtatrabaho sa bahay tuwing gabi matapos ang trabaho. Pinipilit na maging komportable ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Thomas na sadyang gumaling na ng tuluyan. Pero ang panahon ang nagsilbi namang problema na ang unang pag-ulan sa panahon ng taglagas ay dumating. Naging malinaw sa mag-asawa na tumutulo pa rin ang kanilang bubong, na sinalop na lamang nila ng mga timba at lalagyan. Yun lamang ang pagmadalian na solusyon na kanilang naiisip. Napapaharap na naman sila ngayon sa mabigat na problema. Hindi naman sila pwedeng magbigay tuon sa pag-aasikaso ng kanilang bahay kapag tinutukan ng tuluyang treatment ng kanilang anak. Pero gaya ng unang solusyon ay dumating na naman ng biglaan. Isang beses habang inaayos ni Alex ang kanilang bubungan, ay nagawa siyang lapitan ng isa nilang kapitbahay. May tulo yung bubong niyo? May sipan siyang tanong ng babae kay Alex. Makakatulong ako, ang aking anak ay nagtatrabaho sa farm. Ang may-ari doon ay isang mabuting lalaki. Minsan na siyang niligtas ng hindi kilalang tao sa kahirapan at pagkagutom. Binigyan siya ng pera nito para makapagpatayo ng isang negosyo at ang tanging kapalit lamang noon
ay ang pangako na magiging matulungin at mapagbigay sa mga nangangailangan. Walang makaunawa sa kilos ng babae, makikita na waring may bagay na nangyari sa buhay nito. Magpunta kayo sa kanya. Alam ko matutulungan niya kayo pagdating sa mga materyales, lalo na para sa inyong bubungan. Umalis na rin ang kapitbahay at si Alex ay napaisip na lamang. Sa isang banda, ayaw din namang mauwi ni Alex sa pamamalimos at kailangan din na kanyang anak ang maayos na tahanan. Matapos mapag-usapan ni Alex sa tingga ang nangyari, ay kagad na silang nagpunta sa farm kinabukasan. At malugod naman silang tinanggap doon ng may-ari. Nagawa pa sila nitong ipagtipla ng tsaa bago makinig sa kanilang pakiusap at paghingi ng tulong. Tutulong ako! May mga natirang materyales pa naman dyan para sa bubungan ninyo. Mga natira sa ginawa naming gusali noong summer. Kung kukulangin ay dagdagan ko na lamang, pero kayo nang siyang magtatrabaho sa lahat. Masyadong abalang mga tauhan ko ngayon. Si Inga at Alex ay natuwa naman na sobra. Matapos mangako na dadalhin nila sa susunod si Thomas ay agad na silang umuwi. Kinagabihan ng sumunod na araw, isang maliit na truck na minamaneho ng anak ng kanilang kapitbahay ang nag-deliver pa mismo kina Alex ng mga kailangan nilang materyales. Doon nga kinabukasan, napalitan na ng bago ang kanilang bubungan sa tulong na rin ng ilang kaibigan ni Alex. Ang biniling bahay niya ay nakalokasyon kasunod ng isang abandonadong lupain, dahilan para ang lugar ay magkaroon ng kakaibang presensya. Tuwing gabi ay normal mo nang madidinig ang kakaibang ingay mula sa lupaing iyon. Marami ding kakaibang nararamdaman ng pamilya. Gayunpaman, ang loob ng kanilang tahanan ay nagagawa pa rin nilang punuin ng pagmamahal at pagsasaayos. Sa bawat gabi ang pinagsasamahan nila sa bahay na yon, sa bawat pagbabagong kanilang ginagawa dito at pag-aalaga kay Thomas, ang siyang nagpapatibay ng kanilang pagsasama. Isang gabi, habang nakaupo sa nirenovate na sala, kapwa may hawak na libre minamasdan lamang nila si Thomas noon na naglalaro sa sahig. Si Inga ay napangiti na lamang sa kanyang asawa na tumutugon din naman ng pangiti. Alam mo, nagagalak ako na sa kabila ng mga nangyari. Ngayon ko napagtanto na marahil tama nga ang ating naging desisyon na bigyan tayo nito ng bagong pag-asa at bagong buhay. Ang pamilya nila ay mabilis na nakasanayan na rin ang kondisyon na kanilang kinalalagyan. Si Thomas ay magaling na rin at nagagawa ng tumawa na sobra. Ang kanilang simpleng tahanan ay napuno sa bawat araw ng pagkakasiyahan at pagmamahalan. Pero ang kapayapaan nila ay saglit lamang din pala. Bukod sa misteryo at kakaibang bagay na kanilang nararamdaman at nadidinig sa tabi nilang lupain, kinaumagahan ay nagawa silang manakawan. Naganap ang pagnanakaw na yon nang hindi nila inaasahan. Si Alex ay nasa trabaho ng araw na yon habang si Inga naman ay nasa klinika para masamahan si Thomas sa isang routine check-up. Napansin na kaagad ni Inga nang siya ay makauwi na waring may pilit na nagbubukas ng kanilang pintuan. Sira ang handle nito kaya't mahalata mong pinwersa. Pagpasok niya ay mas lalo pa siyang nagulantang nang makitang nagulo ng lahat ng mga gamit na halos magkakabaliktad na ito. Agad niyang inobserbahan ang loob ng kanyang magulong tahanan para alamin kung may nawala bang importante sa kanila. Tinawagan na rin ni Inga si Alex para sabihin ang nangyari. Kaya naman si Alex ay dali-dali na rin gumawa ng paraan para makauwi ng mabilis. Inobserbahan na rin ni Alex ang kanilang tahanan at nakumpirma nga nila ang kanilang kinatatakot. Nawalan nga sila ng ilang importanteng gamit, maging ang ilang piraso ng antik na siyang natira sa kanila. Matapos nilang maibenta ang kanilang apartment, nais pa naman sana nilang ibenta ang mga yon sa mga susunod pang medical expenses ng kanilang anak na si Thomas. Salamat na lang din na ang naipon nilang savings para sa treatment ni Thomas ay nagawa nilang itago sa isang special bank account na hindi madaling ma-access. Sila ay tumawag na rin ng mga pulis at dumating din naman ang mga otoridad. Makalipas ang halos kalahating oras at nagpasimula na ng pag-iimbestiga. Nagawa na rin nilang kunan ng statement ang mag-asawa. Base sa pag-aanalisa ng mga pulis, ang masamang loob ay malamang pumasok mula sa maliit na bintana sa likurang bahagi ng bahay na malamang nakalimutang isara. Ayon din sa mga pulis, ay dumarami na talaga ang ulat ng pagnanakaw sa kanilang lugar.
Matapos ang lahat at sinabihan na lamang ng mga pulis si na Alex at Inga na isara palagi ang kanilang bintana at pintuan. Pagkaalis ng mga otoridad ay naiwan na lamang ang mag-asawa na tulalat na sa malalim na pag-iisip. Ang atmosfera ng kaligtasan sa kanilang bahay ay bigla nang nasira. Ano kaya mahal kung silipin natin yung abandonadong bahay sa kabila? Baka doon naglalagay yung mga magnanakaw. Baka doon sila nagtatago. Sumang-ayon naman si Alex at sabay na ngang sinuri ng dalawa ang lupait sa kanilang tabi. Dala lamang ang kanya-kanya nilang flashlight. Napaharap sila sa isang abandonadong bahay na agad nilang pinasok at walang bumungad sa kanila. Sa loob ko hindi kadiliman at maalikabok na paligid. Maaaninag mong mga basurang nagkalat sa sahig, kasama ng mga debris, ng mga furniture at ilang gamit. Sina Inga at Alex ay sinuring mabuti ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Umaasa na makahanap ng mga bagay doon na nagmula sa kanila. Wala din naman silang nakita at marahan na lamang na umalis. Pagkalabas ng abandonadong bahay ay napansin ni Alex ang isang figura ng lalaki na waring sumisilip sa kanilang bakuran. Si Inga ay nagmadali na ring makauwi na nakalimutan na niyang isara ang gate ng abandonadong bahay. Tila na dinig naman ng misteryosong lalaki na yon ang pagdating ng mag-asawa kaya't patakbo na itong lumayo para makatakas. Nagkatinginan ng mag-asawa, ang figura na yon ay nahahawig sa anak ng kanilang kapitbahay na siyang nagdala sa kanila ng mga materyales. Nang gabing iyon, si Alex ay kagad tumawag sa farmer para ibahagi ang kanyang suspecha. Sa nakalipas na ilang araw, si Alex ay walang pagod, nagtatrabaho para mapunan lamang ang financial na pangangailangan ni Thomas sa medikasyon. Si Inga ay nagawa na rin kumuha ng ilang trabaho para makadagdag sa ipon nilang mag-asawa. Nagawa nilang mag-hire ng isang mabuting matandang babae na nagtrabaho bilang isang nursery teacher dati para maging tagapag-alaga na muna ng kanilang anak. Ang araw ay nagsimula lamang ng normal pero humantong ito sa pagiging bangungot na habang buhay magpapabago sa buhay ni Inga at Alex. Ang araw ay naging maliwanag ng araw na yon. Ang dating guro na naalaga ng lahat ng kabataan sa lugar ng maraming taon. Sadyang ang pagmamahal niya sa kanyang propesyon ay nagpahina na. Nang kanyang edad, pananakit ng katawan at marami pang iba. Naging malapit si Thomas sa kanyang naging nani, nang biglang mawala ito sa kanyang paningin isang tanghali. Nawala na lamang itong bigla habang naglalaro ng buhangin sa kanilang bakuran. Sinubukan ng matandang hanapin ang bata, pero hindi na niya ito matagpuan kaya't kagad na niyang tinawagan ang magulang nito. Dahilan? Para si Inga at Alex ay may pagmamadali ng umuwi sa kanilang tahanan. Napupuno ng pag-aalala at nerbiyos. Sila ay magkakasamang naghanap sa bata at ang una nilang inobserbahan ay mga lugar sa kanilang bahay na pwedeng pagtaguan ng bata. Ganun pa man ay wala pa ring bakas ng bata ang kanilang nakikita. Sinubukan naman nila pagkatapos noon na magtanong-tanong sa mga kalapit nilang bahay. Pero wala pa rin, isa na lamang hindi nila naobserbahan at ito ay ang abandonadong bahay sa kanilang tabi. Pero lagi naman nilang pinagsasabihan ng kanilang anak na huwag magpupunta sa lugar na yon at labis nila itong pinagbabawalan. Pagkabalik ng mag-asawa doon ay napansin nilang bukas ang gate. Naalala niyang siya ang nakaiwan nitong nakabukas. Nang gabing iyon noong hinahanap nila ang magnanakaw, agad silang pumasok at waring iba ng kanilang nararamdaman. Napansin nila kaagad ang footprints ng isang bata sa maalikabok na sahig ng bahay papunta sa isang kahoy na hagdanan paakyat ng atik. Hindi naman napansin ni Alex at ni Inga ang staircase sa una nilang pagpunta ng gabing iyon. Wala silang ibang dala kundi flashlight lamang. Si Alex ang umakyat sa kahoy na akyatan ng marahan para hindi matakot ang kanyang anak kung sakali. Kasama ng mga lumat na kalimutan ng gamit ay natagpuan nila si Thomas. Ang bata ay nakaupo lamang sa sahig ng atik sa tabi ng isang malaki at lumang wrought iron chest. Bukas ng lid nito at si Thomas ay naglalabas na dito at ine-examine ng mga antique Christmas ornaments at children's book na malang mamaraming dekada na naitago doon. Katabi din niya ang isang music box na nababalutan ng kumot. Pag-akyat ni Alex ay kagad na niyang tinanggal ang balot nito at nagbukas na nga ang music box na agad tumugtog ng isang magandang musika. Si Inga ay bigla na lamang napasigaw, namutla at halos mahimatay.
nang makitang nag-crack na sa higna attic at tuwaring magigiba na. Agad din naman itong napansin ni Alex. Agad na niyang naibaba ang kanyang anak mula sa attic. Halos masira nga nilang akyat ang gawa sa kahoy nang dahil sa kanilang pinagsamang bigat. Bago pa man may nangyaring masama ay ganap nang nailigtas si Thomas ng kanyang ama. Nakatago naman sa suot ng jacket ng bata ang music box na hindi na nila pinagtuunan pa ng pansin. Dahil sa labis na pagkatuwa, si Alex ay maingat na inuwi ang kanyang mag-ina at napabuntong hininga na lamang sa pagkagaan ng pakiramdam. Pagka-uwi ay mas lalo pang napawi ang kanyang pag-aalala. Ganun pa man, si Inga ay waring naging iba ng mga sandaling iyon. Nakatulala lamang ito't may malayong tinatanaw na hindi malaman. Ilang sandali pa ay napaluhan na lamang ito ng hindi inaasahan. Si Alex naman ay kagad nang tinabihan ang kanyang asawa. Inga, anong problema? May problema ba sayo? Okay na si Thomas. Bulong ni Alex sa kanyang asawa habang itinuturo ang kanilang anak na nagawa na niyang paliguan at bihisan. Nag-aalala ka pa rin ba? May pag-aalalang tanong ni Alex, labis na nababahala sa hindi maipaliwanag na inaasal na kanyang minamahal. Si Inga naman ay direktang napatingin na sa kanyang asawa sa mata niyang napupuno ng kalungkutan sabay turo sa music box. Ang music box ay hindi basta isang lumang bagay lamang. Nakadikit din dyan ang istorya ng aking pamilya nang maraming taon na nakalimutan. Hindi ko pa nadidinig ang magandang musika na yan kahit saan. Patulugin mo na si Thomas at ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Inasikaso na nga din muna nila na makapagpahinga na muna ang kanilang anak bago mag-usap. Nangako kang may sasabihin sa akin. Nais ko na yung malaman. Sambit ni Alex habang hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Si Inga naman ay napahinto, waring kinukompleto pa ng buo ang kanyang alaala. Hindi na rin niya malaman kung ano bang totoo at hindi. Sadyang naging misteryoso lamang ang lahat ng mahirap paniwalaan. Kwento ito ng kanyang lola noon na nananirahan sa isang state. Isang magandang babae na nagngangalang Anita. Siya ay sadyang kaakit-akit dahilan para magustuhan siya ng isang napakayamang lalaki na miyembro ng Count's family na kahit labi siyang pinagbabawalan ng kanyang magulang ay pilit pa rin siyang tumatakas para makipagkita dito. Hanggang sa magkaanak si Anita ng isang babae na kamukhang kamukha niya. Pagkatapos noon, ang lalaki nakabuntis kay Anita at ang pamilya nito ay kinakailangan ng lumisan sa hindi maipaliwanag na kadahilanan kung saan hindi nito pwedeng maisamang kanyang asawa at anak. Pasikreto na lamang niregaluhan si Anita ng lalaki niya ng magarang jewel set na punong-puno ng mga mamahaling hikaw, bracelet at pendant. Mga alahas na hindi lamang basta-basta dahil hinubog ito ng may husay at sining. May saya naman tinanggap ni Anita ang regalo ng kanyang minamahal, lalo na't nangako din ito na hahanapin siya at pakakasalan. Pero si Anita hindi doon na ikasal at hindi na rin nagkaanak pa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pinagdaanan, ay nagawa pa rin niyang itabi ito para maipasa sa kanyang nag-iisang anak at ang illegitimate na tagapagmana ng mga Counts. Wala pong napagsabihan si Anita na sino man na noong panahon ng digmaan para makasurvive ang tao sa mga karamdaman at pagkagutom. Kagaya nila ay nagagawa din niyang ipagpalit ang kanyang mga alahas para sa gamot at pagkain. Ang natirang mga alahas ay nagawa niyang itago sa loob ng music box. Walang sino man ang nakakaalam sa sekreto ng music box, hindi kahit sa kanyang asawa, kanyang babaeng anak at maging sa kanyang manugang na lalaki. Bago lamang siya mamatay sa pagkakahiga at saka siya nagkaroon ng lakas para sabihin sa kanyang apo ang lahat na may kinalaman sa kayamanan. Hindi na niya nagawang sabihin ang secret code ng lock, pero may binulong siya sa kanyang apo na isang bagay na medyo hindi pa nito maunawaan. Kinabukasan noon ay ang kanyang lola'y wala na. Sinubukan naman ng apo na paikot-ikuti ng kahon habang tumutugtog ito at siya'y nakikinig. Kaya naman inisip na lamang niya na bakang kayamanan sinasabi ng kanyang lola ay maimahing kwento lamang ng isang taong yayao na. Kaya naman inilagay na lang niya yun sa kahon sa pinakamataas na lagayan para hayaan na muna. Pero sa katagalan ay nagawa din niya itong malimutan. Dahil na rin hindi na ito naging ganun ka-interesado para sa kanya. Batang babae pa lang nun si Inga, kaya mas may interes siya noon sa mga manika at paglalaro.
Nang si Inga ay nagdalaga na ay nagdesisyon na siyang kunin at balikan ang box na kanyang tinabi. Pero misteryoso na itong naglaho. Nang tanongin ni Inga ang kanyang pamilya noon sa kung sinong kumuha ng kanyang music box ay wala silang masabi kung hindi matagal na nila itong hindi nakikita. Maraming beses na rin silang lumipat ng bahay noong mga panahong iyon, kaya yun mismong dahilan, kaya ito nawala at naiwan na lamang kung saan. Si Alex na madinig ang kwento ay sadyang naintriga. Ngayon ay naunawaan na ni Alex ang koneksyon ng music box sa kanyang asawa, at lalo na sa kanilang pamilya. Ang mga alahas na yun na sinabi ng aking lola ay nasa loob ng music box, pero bigla na lang yung naglaho. Inakala ko noon dahil bata lang ako na pantasya lang ang lahat. Pero ngayon, nang madinig kong tunog ng music box ay nagbalik ng buo ang aking memorya. Mahinang pahayag ni Inga sa kanyang asawa. Paano kung hindi lang pantasya ang lahat? Paano kung totoo ang sinabi ng aking lola? Isipin mo na lang, makakatulong yun para mapunan natin ang mga susunod ng treatment ni Thomas at makakalipat na tayo sa mas malaking apartment. Sige, hahanapin natin ang kahon na yun at ang alahas ko meron man. Parte yun ang mga istorya noon, pero ngayon sa atin na, tutulungan kita mahal. Mahinaho naman ang naging tugon ni Alex. Si Inga ay napayakap na lamang sa kanyang asawa dahil sa ibinibigay nitong pagsuporta. Sa oras na yon, ang nakaraan at kasalukuyan ay ganap nang nagkonekta na siyang nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa at dahilan. Ang gabing iyon ay naging mahaba para sa mag-asawa nang hindi na sila nakatulog sa labis na pag-iisip. Waring ang istorya na nakalipas sa taong music box ay pinigilan silang makapagpahinga. Si Alex ay nagmistula namang detective na siyang lulutas sa sinabing misteryo ng kanyang minamahal. Kinabukasan ay pinlano na niyang balikan ng lumang bahay kung saan naruroon ang music box. Pero nagulantang silang mag-asawa nang makadinig sila ng malakas na ingay. Agad nilang sinilip kung ano yon at nasaksihan nga nilang napakaraming workers at may ingay na bulldozers na nagsimulang gibain ang matagal ng abandonadong gusali. Kaya naman ang tanong sa kanilang isip na masasagot na sana ay tuluyan na naging malabo dahil ang bahay ay nagiba na nasobra. Si Inga ay halos mamutla sa kanyang nasaksihan pero nagawa siyang palakasin ng kanyang asawa. Huwag ka nang madismaya mahal, hindi pa nawawala ang lahat, sambit ni Alex na nagsialisa ng workers. Tignan natin kung ano pa yung natira. Silang dalawa ay halos buong maghapon na nag-angat ng bawat bato at nasirang bahagi ng bahay, naghahanap ng anumang bagay na mahalaga. Subalit wala silang natagpuan, kundi mga luma ng shards ng Christmas ornaments at mga napilas na pahina ng children's book. Nang makakita ang mag-asawa ng baul, ay may pagkasabik na itong binuksan ni Inga, pero wala na itong nilalaman at wala din naman silang natagpo ang importante. Si Inga ay napaluhan na lamang sa pagkadismaya at panlulumo. Ang pag-asa na dumating sa kanilang pamilya ay naglaho ng biglaan. Inalalayan na lang ni Alex ang kanyang asawa para makauwi at doon ay pinagpahinga na muna niya ito tinintay na makatulog. Sa kabila na nangyari, ang pagka-interes ni Alex na makumpirma ang istorya ng kanyang asawa ay naging labis. Ano ba ang meron sa bahay na ito? Ano ang kwento nito? At bakit ito pinag-iba ngayon? Mga tanong na bumabalot sa isip ni Alex. Alam niya na kung malaliman man ang investigasyon ng lahat, ay malalaman niyang katotohanan. Ang savings na meron na lamang ang mag-asawa ay halos sasapat na lamang sa susunod na treatment ng kanilang anak. Kaya't kinakailangan na nilang magtipid sa gastusin. Si Inga naman habang naglalakad sa labas ay biglang kinawayan ng kanilang babaeng kapitbahay na si Maria na siya ding tumulong sa kanila para sa materyales na kanilang bubungan. Inga! Sandali lang! Si Inga'y napatingin naman kay Maria at ngumiti habang patakbo na siya nitong nilalapitan. Si Marie ay tinignan naman si Inga na may pagka-interes. Ikaw si Inga, hindi ba? At yung inay si Clarissa, tama ba? Natatandaan mo pa ba ako? Tanong ni Maria. Umiling naman si Inga. Pasensya ka na, Maria. Mukhang hindi naman. Okay lang, napakabata mo pa noon. Tugon naman ni Maria na may ngiti. Inaya ni Maria si Inga na maupo muna sa isang bench at dito na niya nagawang isadula ang lahat. Nagtatrabaho kami noon sa iyong ina. Sa isang faktorya at malapit na sadya ang aming pamilya. Ang aking asawang si Nicolas at ang inyong ama ay madalas magsama noon sa pamimingwit ng isda. Si Inga ay walang imik lang na nakinig
pilit na sinasaisip ang bawat salitang sinasabi ni Maria. Nagawang iligtas ni Nicolas ang iyong ama noon. Napahinga muna ng malalim si Maria bago nagpatuloy. Nagkaroon noon ng isang biglang snowstorm na sadyang naging matindi. Ang iyong ama noon ay naglalakad lamang papauwi mula sa kanyang late shift. Pero nawala na nagsimula na siyang lamigin. Maigit na mga oras na yon napadaan si Nicolas at naabutan siya sa nakamamatay na sitwasyon. Walang pagdadalwang isip siyang tinulungan nito at nagawa pang dalhin pa uwi para maalagaan. Pinagtimplahan din siya ng mainit na tsaa para mainitan ang kanyang katawan. At dito lang nalaman ni Nicolas kung sinong kanyang nailigtas matapos itong maginhawaan na siyang asawa pala ng kanyang kaibigan. Si Marie ay natapos sa kwento ng may ngiti. Marami naman pong naikwento sa akin ng ama ko noon tungkol sa kanyang mga naging kaibigan, pero ngayon ko lang po nadinig ang inyong sinabi. Hindi lang yun ang lahat, bilang pasasalamat ng iyong ama sa aking asawa ay nagawa siyang bigyan nito ng isang antik na kahon. Hindi mo na itatanong na si Nicolas ay mahilig talaga sa mga antik, kaya ang lumang kahon na yon ay sadya niyang pinahalagahan at iningatan. Ang puso ni Inga ay halos mapatalon sa pagkasorpresa. Antik na kahon? Imposible nagkataon lamang. Dito na nabanggit ni Inga na natagpuan nilang baul sa ginibang abandonadong bahay na malamang napupuno ng antik o alahas o kung anuman. Si Maria naman ay nagpatuloy pa sa kanyang kwento. Makalipas ang isang taon noon ay nagsara ng factory na pinapasukan namin ng iyong ina. Kaya nagkahiwa-hiwalay na kami para makapaghanap ng panibagong trabaho mapapasukan. Nagawang linawin ni Maria kung papaano silang nagkahiwalay ng landas ng kanyang kaibigan. Nagawa din naman nila na magkaroon pa rin ng komunikasyon. Pero naging madalang na din ito hanggang sa tuluyan na naglaho ang kanilang pagkakaibigan. Simula umano nang magsara ang faktorya ay nagbago ng labis ang kanilang buhay. At nang dapuan ng ama ni Inga ng malalang sakit na kagad din itong ikinamatay, ay sadyang naging masakit ito hindi lamang sa kanya at sa kanyang ina, kundi sa lahat din ng kaibigan at nakakakilala sa kanyang ama. Si Inga ay naging tahimik lamang sa pakikinig. Wala noong nasabi sa kanyang ama na may kinalaman sa kanya naging mga karanasan. Kaya't ang mga impormasyong sinabi ni Maria ay sadyang naging special at naiiba. Pinaliwanagan naman ni Maria na kaya sila napalipat ay para sa kalusugan na din ng kanilang anak na may sakit at ganun din sa kanyang asawa na allergic sa alikabok ng mga sasakyan. At ano pa mang dumi na nahahalo sa hangin. Pero isang araw umano ayon kay Maria, sa hindi inaasahang sandali ay nahuli niya sa akto si Nicolas na may kasamang ibang babae. Nagawang pagtaksilan si Maria ng kanyang asawa na kahit kalmado lang nitong sinabi ay damaniinga ang sakit na dinaramdam pa rin ni Maria. Bago pa man makauwi umanong kanyang asawa noon ay naimpake na niya at naihanda ng gamit nito, kasama na ang antigong baul na napupuno ng kanyang koleksyon. Nagawa niyang palayasin ng kanyang asawa nang may lakas ng kalooban. Pero anong nangyari sa baul? Biglang tanong ni Inga. Yun ba, dinala yun ng aking asawa sa pag-alis? Siguro dahil hindi ko naman nakita, pero malaki ang posibilidad na nagawa niya yung dalhin. Si Inga ay napaisip na naman ng mga sandaling iyon. Ano yung sumunod na nangyari? Alam ni Inga na hindi pa tapos ang kwento ni Maria na kagad din namang nagpatuloy. Ang divorce ay naging mahirap kay Maria, pero mas nagbigay tuon na lamang siya sa kanyang anak higit sa ano paman. Makalipas ang ilang taon umano ay nagkaroon na sila ng maayos na buhay. Isang beses sa isang maulan na gabi ay nakita na lamang ni Maria ang kanyang asawa sa labas ng kanyang gate. Nagkasira-sira ng kasuutan, basang-basa't mukhang miserable. Wala nang natira sa mga bagay na nadala nito at koleksyon na nagawa niyang ibenta para may panggastos sa kanyang babae. Si Nicolas ay nagmakaawa ng todo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad ng ganun lang, pero nagsisisi na talaga ako. Napagtanto ko ng aking pagkakamali. Ang pagtaksilan ka at ang ating anak ay ang pinakamaling desisyong ginawa ko sa buhay ko. Pinakinggan naman ni Inga ang kanyang asawa, pero desidido na siyang huwag itong pabalikin sa kanyang buhay, anot ano pa man ang mangyari. Ganun pa man, alam niyang mahalaga pa rin sa kanyang anak ang magkaroon ng isang ama.
Tapos na tayo. Pwede mong bisitahin ang anak natin pero hanggang doon na lamang. Mahigpit na paglilinaw ni Maria, nagdesisyon na rin si Nicholas na sumang-ayon na lamang dahil wala na rin siyang magagawa pat masasabi ko hindi patawad. Simula ng araw na yon ay inayos na ni Nicholas ang kanyang sarili. Pinakita ni Nicholas sa iba na ang lahat ng tao ay may pag-asa pang magbago. Nagawa pa itong patunayan ni Nicholas sa pamamagitan ng pag-uubos ng kanyang oras at pagod para maisaayos ang tahanan ng kanyang pamilya. Nagawa na rin ni Nicholas na magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang anak. Tinutulungan itong gumawa ng homework at gumawa ng ilan pang aktibidad. Nang lumaki ng kanilang anak ay kailangan na ni Maria ang mas magandang financial na suporta. Pero ito din ang panahon kung saan bigla na namang naglaho si Nicholas. Nang tanungin ni Maria ang mga katrabaho ng kanyang asawa, ay wala naman silang nalalaman kung saan ito pumunta. Bukod sa ideyang kaya umano umalis si Thomas ay para makapag-ipon ng malaki para sa kanilang anak. Ang impormasyong nakukuha ni Maria noon ay hindi malinaw. Pero hindi rin katagalan na makatanggap na si Maria ng pera mula kay Nicholas, kalaki pang isang liham. Isang mensahe ng paghingi ng tawad ni Nicholas sa lahat ng kanyang ginawa. At sinabing patuloy lamang siyang magpapadala ng pera para makapagbigay suporta sa kanilang pamilya. Napaluha na lamang si Maria noon nang mabasa ang liham. Iniisip na marahil hindi siya naging patas kay Nicholas. Dahil ang lahat naman ng tao nagkakamali na dapat inagawa niyang pagkalooban ng kanyang dating asawa ng panibagong pagkakataon para maitama kung anuman ang kanyang nagawang pagkakamali. Pero ang lahat ay natapos na at hindi na maibabalik pa. Ang padalang pera ni Nicholas ay naipapasa namang regular hanggang sa ang kanilang anak ay makagraduate ng kolehiyo at magkaroon na ng sarili itong trabaho na naging dahilan para makabili ito ng kotse. Bilang pasasalamat, inagawa ng sulatan pabalik ni Maria ang kanyang dating asawa. Sinasabi na ganap na niya itong pinapatawad at naghihintay na lamang sa kanyang pagbalik. Pero hindi na ito nangyari nang mabalitaan ni Maria na si Nicholas ay nalagay sa isang malalang aksidente na agad nitong ikinamatay. Si Maria ay nangulilat na kadama ng labis na pagsisisi. Pero pinilit niya pa rin magpakatibay para sa kanyang anak. At ang bahay na yon na sadyang inayos ni Nicholas ay unti-unti nang nagkalamat at nasira ng panahon, nabulok at hindi na naalagaan nang mabuti matapos itong pabayaan. Napag-alaman na lang ni Maria na ang lahat ng naipon at assets na pinagsumikapan ng kanyang asawa ay nagawa nitong ipamana sa kanya at sa kanilang anak na nagawa niyang ilagay sa isang will bago ang araw na aksidente. Ito ang dahilan kaya nilisan ni Maria ang may kalakihang bahay na inayos ng kanyang asawa, hindi lang dahil sa kalagayan nito, kundi dahil pinapaalala nito kay Maria ang mga sandali kung saan naging matigas ang kanyang puso at damdamin. Nagawa nilang lumipat ng kanyang anak at ang bahay na yon ang abandonadong bahay na giniba sa tabi mismo ng tinutuluyan nila Inga at Alex. Na kaya nagawang mapag-iba ni Maria ang bahay ay parang mapagtayuan ng negosyo ng kanyang anak para sa mas maganda nilang kinabukasan. Ngayon ay malinaw ng lahat kay Inga kung papaano napunta ang music box sa abandonadong bahay nang malamang nagmula sa baul na nakita na wala ng laman. Si Inga ay kagad na ring nagpasalamat kay Maria sa impormasyong kanyang nalaman at umuwi na rin. Dito na nga niya na ikwento sa kanyang asawa ang kasagutan kung paano napunta sa abandonadong bahay na yon ang music box na nagpapaalala kay Inga na kanyang nakalipas. Ilang sandali pa, pagpasok nila sa kwarto ng kanilang anak na naglalaro pa noon, ay napansin nila ang music box na dala pala nito na hindi nila napapansin. Si Alex ang kagad kumuha ng music box para kagad itong masuri. At nagulat nga sila nang makita ditong isang secret code. Hindi lamang pala yun isang music box, kundi isang jewelry box din na malamang matagal nang hindi nabubuksan. Normal naman sa mga anti-collectors na hindi pa kaalaman ang kanilang koleksyon nang hindi masira o mawalang iniingatan itong halaga. May secret code man o wala, gamit ang tools ay nagawang buksan ni Alex ang music box. Nang hindi ito nasisira at tumambad nga sa kanila ang napakaraming alahas at salapi. Totoo nga ang kwento ni Lola sa akin bago siya mawala. Biro mo yun, sadya mapaglaro ang tadhana.
Sadyang pinakakonekta ng tadhanang lahat para masagot ang ating kahilingan. Malamang dahil na rin ito sa walang hinto na ring pagdarasal at paglingon sa Diyos. Hindi niya tayo nagawang pabayaan. Sa wakas ay magkakaroon na tayo ng sapat na pera. Sa kabuuang course na treatment ni Thomas, mahal. Magiging maayos na tayo gaya ng dati. Si Anggi ay labis na naging emosyonal at si Alex naman ay inakap na lamang ng mahigpit ang kanyang asawa. Ang bata naman ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Ang alam lamang niya ay sadyang nagagandahan siya sa music box at may kakaiba siya ditong nararamdaman. Marahil dahil pagmamay-ari ito ng lola ng kanyang ina na siyang nagbigay konekta sa kanya sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa sumunod na araw ay nagawa ng ibenta ng mag-asawa ang mga alahas at malaking halagang kanilang nakuha dito. Nagawa nilang makapagtabi para sa mga susunod na treatment ni Thomas at nagawa na ring maghanap ng malilipatang mas maayos. Hindi katagalan, ang kanilang pamilya nagawa ng mamuhay ng maayos sa isang mas magandang lugar at mas malawak na tahanan. Gaya dati ay naging magaan ang kanilang buhay at dahil ito sa pamanakainga ng kanyang lola na halos naglaho na sa kanyang isipan. May mga bahagi man tayo na nakaraan nating nakakalimutan, ay magbabalik din ito sa isang special na sandaling hindi natin inaasahan. Sa kabila ng pinagdaanan ng kanilang pamilya at sa kabila ng pinagdaanan nilang mag-asawa mula sa pagkakasakit ng kanilang anak, sa pagbabenta ng kanilang apartment, pagsasaayos ng kanilang malilipatan, manakawan ay nagawa pa rin nilang matagpuan. Ang ganda ng buhay sa punto ng oras, kung saan inakala nilang wala ng pag-asa pa. Silang buong pamilya ay magkakasama na ring dumadalaw sa tuwing may pagkakataon sa puntod ni Anita para magpasalamat na sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, ay nagawa niyang itabi ang kayamanan na yun para sa kapakinabangan ng kanyang magiging apo.